Hello. Natin yung chamber niya. Nabigyan na natin siya ng hole man ng 65 mm.
Tapos yung chamber niya sa loob, sa combustion niya, nalinis na natin. Wala nang babanggahan yung hangin or anuman para makasunog siya ng maayos at umayos yung correction ng AFR. Ibig sabihin ng AFR, air fuel mixture. Alright? Ngayon, nasa porting na tayo. Ayusin na natin. Dahil naglaki tayo ng bulb at naglaki tayo ng seat, ng trotting niya, kailangan natin i-match port natin to at mailabas natin yung potential na airflow at saka exhaust flow niya. About sa tip ng porting sa atin, kasi dapat may sukat tayo na binabasihan. Gawa ng, may kanya-kanya tayong R&D. Meron din tayong mga flow bench machine para lumabas yung RPM na gusto natin, patamaan. Pero sa actual namin na experience namin sa pagkakarera at pagbubuo ng head, minsan nasa flow pa rin ang gusto natin yan. Kunyari kamukha ng, minsan mas malaki ang exhaust portings pag mataas ang mga compression ratio ng makina. Either minsan nasa valve, ay nasa camshafts. Pag mataas gusto natin buret, kailangan natin na mas mataas na duration ng exhaust. Yan, para bumulwak yung magandang flow ng exhaust at makahinga siya ng maayos. Yan. Same ng mga ano namin, ng mga ginagawa namin ng makina. Matataas mga compression, lalo na sa mga pan-drag, yan, malalaki ang mga exhaust, lalo din sa pang-circuit. Kailangan mataas din yung duration ng exhaust para huminga ng maayos yung makina, lalo na kung matataas yung mga compression ratio natin. Ayan. Kaya ayusin na natin yung mga portings niya.
Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. To the table. Ain't easy, I can tell. Dito na tayo sa mga bulbs dahil blanco sila, lalighten natin sila tsaka puputulin. Ayan, sasalang natin dito sa torno natin para maputol, tapos ilalapat na dun sa head. Ito na finish ng head natin. Oh ha, mukhang bago. Alright. Ito na yung mga bulbs, nakalighten na siya at naputol na natin. I-harden na lang natin siya sa ulo ng barbola para hindi siya bumuka pag nakalagay na. Ayun, tapos na tayo sa barbola. Ito na munang piston niya. Pang 2 bulb to eh, pero gagawin natin itong pang 4-piece. Mamaya itatorno na natin dito sa mini lathe machine natin, tapos dadali na natin dun sa milling machine para ma-piston work siya yung packet at saka paano natin ni-holma dun sa head. Alright, rock and roll. Eto na yung piston na bigyan natin siyang degree dito sa gilid dun sa lathe machine natin. Ngayon, bibigyan natin ng cut dito para maulma dun sa head, tapos babalpakit na natin siya ng 4 valve. Medyo pangit nga lang ng konti gawa na meron siyang pocket na pang 2 valve, pero ipoporma pa rin natin siya. Pangabala lang nakikita na meron pa siyang isang pocket, pero ayan yun ha, ganun talaga. Walang piston yung customer natin na blanco, kaya nga ito na ipoporma natin. Alright. At ito na, natapos na natin yung piston. Ayan, ganyan po siya kaganda. Ito, yung dating 2B naging 4 valve na packet. Tapos uhulma dun sa piston. So tapos na ang ating project na wave 125 4B from customer natin na taga
Norte. Ayan. Ang address niya yung taga Isabela or Ipugao, ganyan. Ayan, salamat po sa panonood. Sa mga nagpapa-shoutout sa atin dyan, kay Jonel na nagde-deliver sa amin ng Lazada, shoutout sa iyo. Shoutout po sa recipe sa Sakmatic, 5G's Mototrust, kay MS Racing, kay Rowan, sa KOU Pipe, sa Shopper Shocks, yan, kay Pilandok, B1, B2, kay Makoy Bart na fastest fortuner ng Pinas. Shoutout sa iyo, Makoy. Sa pula tayo. Alright. Shoutout din pala sa Tangnay Damo Clothing, Run 17. Ayan. Tsaka, yung mga gusto magpagawa po sa shop namin, location po ng shop namin sa Angeles City, just waste nyo po sa apps na waste yung Mykworx Racing Team, makikita nyo na po doon at makapasyal kayo dito sa munting shop namin na gawaan ng mga racing. Yan. Mga modifications about racing. Pwede din po kayo paturo sa amin ng mga paano mag-read ng degree wheel. Basta actual kayong pumunta dito. Patuturo kayo sa mga workers ko. Tsaka advice sa mga gusto nyong malaman. Ha? Basta subscribe nyo lang yung YouTube channel natin at hit nyo lang yung like. Tapos share nyo para may matutunan din yung iba. Salamat guys. Alright.